Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid at mga taga-subaybay po natin sa ating pong palatuntunan, ang ating pong Be Inspired by Bro. Halos lahat po ng tao may problema po sa kalusugan. Halos lahat po tayo ay may mga iniindang karamdaman sa ating mga physical na katawan. Kahit anong pilit natin na maging healthy, so we eat healthy foods, we take vitamins, we exercise daily, mga health conscious tayo, pero dinadapuan pa rin tayo ng mga sakit. Madalas nga magugulat pa tayo kung sino pa yung mga sobrang maalaga sa katawan, sila pa yung bigla-biglang nagkakasakit at bigla-biglang nangamamatay. Because we are living in this world with imperfect body, with imperfect health. At dahil dyan, kahit anong gawin natin, magkakasakit talaga tayo. Pero wag naman sanang COVID. Ano? Pero talagang tayo po ay dadapuan at dadapuan ng mga karamdaman sa ating mga physical na katawan. And visiting the sick is one of the major ministry of God's people. Isa yan sa napakahalagang gawain na dapat ginagawa ng mga anak ng Diyos. Ang tayo po ay dumadalaw, nagbibigay pansin sa mga taong nagkakasakit. Dahil mismo ang ating pong Panginoong Jesus, nagpapahalaga sa ganyang mga klase ng tao, yung humihina ang katawan, dinadapuan ng sakit, napakahalaga nila sa Panginoon. Kaya dapat tayo'y nagbibigay pagpapahalaga sa mga kapatid natin na dinadapuan at dinadalaw ng mga pagkakasakit. Matthew chapter 25, verse 36 to 40. When I was sick, you took care of me. You visited me. Then the one who pleased the Lord will ask, when did we visit you while you were sick? The king will answer, whenever you did it for any of my people, no matter how unimportant they seem, you did it for me. Isa ito sa mga pasilip ng Panginoong Jesus sa magaganap sa huling araw, doon sa paghuhusga sa tao, paghihiwalay ng mga tao sa kanan at kaliwa, ihiwalay ang kambing at tupa, ihiwalay yung mga pupunta sa langit at impyerno. Sabi nung mga nasa kanan, eh bakit po kami pupunta dyan sa kaharian ng langit? Sasagot yung hari, eh dahil nung ako'y magutom, nung ako ay mauhaw, nung ako'y magkasakit, inyo akong dinalaw. So ganun ka-importante sa Panginoon ang pagdadalaw. Sabi naman nung mga nasa kaliwa, eh bakit po kami pupunta sa impyerno? Ba't naman po kami magdurusa dito? Eh kasi sabi ng hari, dahil nung ako ay magkasakit, hindi niyo ako dinalaw. So napakahalaga sa Panginoong Jesus ang pagdadalaw sa mga may sakit. Kaya ang tanong, ilan ng may sakit ang nadalaw niyo? O baka naman nakamatayan na nila pero hindi pa rin natin sila nadadalaw. Ano ang gusto niyo? Kayo ang dalawin? O sila ang dalawin natin? Siyempre, nag-iingat pa rin tayo, lalo na ngayon. Diba? Dahil mahirap din namang magdadalaw. Ano? Dahil sa sitwasyon natin, baka magdala pa tayo ng lalong virus sa kanila or makahagilap tayo ng virus mula sa kanila. So, iba yung pag-iingat pa rin. James chapter 5 talks about visiting and praying for the sick. Yan ang topic ng chapter 5. Kaya sa pagpapatuloy ng aralin natin sa Aklat ng Santiago, ito yung pag-uusapan natin. Tinalakay ni Santiago yung halaga ng pagdalaw at pananalangin sa isang taong may sakit. James chapter 5, verse 14 and 15. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord.
And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. So may sakit ka ba? Sabi niya. O, ipaalam mo yan at ipasabi mo sa elder ninyo at kailangan puntahan nila kayo, madalaw nila kayo, at nang kayo'y pahiran ng langis, kayo ay ipanalangin, at kung kayo ay may mga kasalanan, kayo'y patatawarin, at kung anumang sakit nyo, kayo ay pagagalingin. So, huwag kayong mahihiya na nagpapatawag tayo ng mga church leaders to pray for you. Diba sa tuwing kayo po ay nagkakasakit. Yung sickness dito, hindi naman nangangahulugan na sakit lang yan mang physical. It could be, pwedeng sabihin natin, emotional, sakit sa espiritu, diba? At kung ano-anong sakit na nadarama ng bawat isa sa atin. So nakita niyo yung principle na itinuturo ni Santiago? Una, yung may sakit na kapatid ay kailangan niyang ipatawag ang elder ng church. So a sick brother or sister should call the elder or elders of the church. Yan ang dapat ginagawa daw. So why call the elders? Bakit elders? Una, dahil representative yan ng church. Pangalawa, ang buong church hindi makakadalaw, so kailangan lang ng representative. At ang nagre-represent sa church, mga elders natin. At syempre, ang mga elders natin, yan ay mga men of prayer. Kaya dapat, dapat. Kasi napakahalaga nun. Mahirap yung elder ka, hindi ka mapanalanginin. So, yan yung itinuturo eh. Bakit elder? Kasi representative sila ng church at ang mga elder mapanalanginin. Kaya napakahalaga nila para ipatawag at ipanalangin tayo. Pangalawa, sabi ni James, yung elder should go to the sick brother and sister. So kailangan ng elder ay pupunta. Pinatawag ka, so dapat pupunta tayo. Bakit tayo dapat pupunta? Kasi yung may sakit, hindi niya kayang pumunta sa atin, so tayo ang pupunta sa kanya. Para lang yung mga pag-Sunday, di ba, meron tayong mga caregiver group na nagdadala ng Santa Cena at panalangin sa mga may sakit nating kapatid. O bakit ginagawa yon? Kasi yung kapatid hindi na makakapunta sa simbahan dahil nga may sakit siya. So tayo na ang pupunta sa kanya. So bakit pupunta ang elder? Una, dahil ipinatawag siya. Pangalawa, dahil hindi nga makakapunta yung may sakit. So dapat tayo ang pupunta sa kanya. Hindi siya able and we are able. So dapat pupunta tayo. Kaya dapat ang mga elders lagi yung mga available sa mga pagtawag ng ating pong mga kapatiran. And of course, your presence encourages the sick person with the message na hindi ka namin nakakalimutan. Kahit matagal ka nang wala sa simbahan dahil sa pagkakasakit mo, ang church natin ay hindi nakakalimut sa'yo. Ang ganda-ganda ng message nun eh. Kaya pag dumadalaw tayo sa may sakit, yun ang message natin sa kanila. Hindi kayo nakakalimutan ng church. Masakit yung mga may sakit na nga, hindi pa nadadalaw. So anong pakiramdam ng mga yan? Anong naiisip nila? Nakalimutan na ako ng simbahan. Hindi na ako naalala ng church. Huwag ganon. Kaya mahalaga ang pagdadalaw sa mga may sakit. And the elders should pray and anoint him or her with oil. So ang gagawin ng matanda sa iglesia, papahiran siya ng langis at ipapanalangin. But take note, there is no power in the elders. There is no power in the oil. There is power. Saan? In prayer done in the name of the Lord. Walang kapangyarihan yung matanda sa iglesia. Walang kapangyarihan yung langis. Ang may kapangyarihan ay yung panalangin natin na may pananampalataya sa pangalan ng ating pong Panginoon. Then there is forgiveness and healing.
So yung prayer daw po ng matanda sa iglesia ay magdudulot ng kapatawaran sa kasalanan nung may sakit at pagpapagaling sa kanya. So hindi lang physical healing, pati spiritual healing na receive nung taong may sakit. Kaya napakahalaga ng pagdadalaw. Sabi ni Apostle Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 14. Kuhanin natin yung application, pero syempre iba ang tinutukoy dito. I am planning to visit you, but I still won't make myself a burden of myself. Sabi niya, gusto ko kayong dalawin. May plano akong dalawin kayo, pero titiyakin kung hindi ako magiging pabigat sa pagdalaw ko sa inyo. O, nakakalungkot mang isipin, maraming mga tao, mga mananampalataya, ito yung principle nila. Una, puro plano, puro intensyong dumalaw. Alam mo, dadalaw sana ako sa iyo. Diba? Kaso ganto, ganyan, ganyan. So, ang daming mga intention. Diba? Intention is not enough. Hanggat hindi natin yun, ginagawa. Kasi yan ang problem natin. Laging may intention tayong dumalaw, pero hindi natin nagagawa. Sasabi ni Pablo, I am planning to visit you. Okay? Alam naman natin meron talaga mga hindrances si Paul. Pero kuhanin ang aplikasyon, maraming mga mananampalataya, puro ganyan. Planning to visit you, planning to visit you. Puro plano, pero wala naman talagang ginagawa para gawin ito. Pangalawa, sabi ni Apostle Paul, at pag dumalaw ako sa inyo, asahan nyo hindi ako magiging pabigat sa inyo. Malungkot yan, ano? Maraming mga dumadalaw sa may sakit, mga pabigat. Sa halip na makagaan sa mga dinadalaw, nakakabigat pa. O bakit nakakabigat? Wala nang ang dala, nakimerienda pa. O de, nakakabigat tayo. Sa halip na tayo ang magdala at tumulong sa mga may sakit, eh tayo pa napaminandal. Diba? Tayo pa ang napa-lunch. Tayo pa ang napakain. So hirap na sila, hindi alam kung saan kukuha ng pambili ng gamot. Nakikain ka pa. Diba? Naibili ka pang minandal. So hindi nakakatuwa yung ganun. Kailangan tayo po ay nagiging sensitibo sa ganung mga bagay. Sabi ni Pablo, kung dadalaw man ako sa inyo, asahan nyo, hindi ako magiging pabigat. So be a blessing doon sa mga may sakit pag sila po ay dinadalaw natin. Paano tayo magiging blessing sa kanila? Kino-comfort natin. Pinalalakas natin ang loob nila na kaya mo yan. Hindi yan magtatagal. Gagaling ka rin. Dapat ganun tayo. Malungkot yung maraming mga dumadalaw eh. Minsan, wala nang ang dala. Ang dala pa ay mga bad news. Minsan malungkot yan, ano, sa harap ng may sakit ang pinag-uusapan lahat ng nangamatay. Anong iisipin ng taong kumikirot ang pakiramdam tapos sa mga pinag-uusapan niyo yung mga nangamamatay? So syempre iniisip niyo, naku, mamamatay na rin yata ako. Kaya dapat nagiging sensitibo tayo. We comfort them doon sa ganung mga sitwasyon. At isa sa magandang pang-comfort natin sa kanila, yung ipaunawa natin sa kanila na ang pagkakasakit hindi laging masama. Sickness is not always bad. Bagamat masakit siya sa katawan, masakit sa bulsa, pero hindi laging masakit dahil marami rin namang magandang naitutulong ang mga pagkakasakit sa atin. Halimbawa, pansinin nyo, kung ang sakit mo ay hindi masyadong malala, ano ang mabuti ron? E di mapapabilis kang kagaling. E kung malala naman ang sakit mo, anong good news doon? E di mapapadali ka rin. Ano? Mapapadali kang ma-meet mo si Jesus sa langit. Ano? E pareho lang naman good news yun. Ano? So another siguro, sabihin natin, merong mga sick leave with pay, diba? Rest of your body, nakapagpapahinga tayo, more time to pray, nagiging prayerful tayo pag may sakit tayo eh. At yung pinakamaganda siguro dito, yung pag may sakit ka, lumalambot ang puso mo. Believe me, ang taong malakas,
Tapos matigas ang puso. Hindi marunong magpatawa, hindi marunong magpakumbaba, hindi marunong lumapit. Pag yan ang nagkasakit, nako, asahan mo ang lambot-lambot ng puso niyan. Kaya yung mga pagpapakasakit ng isang tao, yan ay nakakatulong para palambutin ang puso natin. Yung mga pusong matitigas, pusong mga bato, ay pinalalambot ng mga sakit. At higit sa lahat, yan ay paghahanda para tayo'y gamitin ng Diyos to sympathize doon sa mga taong magkakasakit. Sino ang higit na makakapagbigay ng comfort sa mga suspect sa COVID-19, positive sa COVID-19? Ede yung mga naka-experience niyan. Kaya yung mga, alam niyo, mga kababayan natin na mga naging positive, naging suspect ng COVID-19, alam niyo, ang ganda-ganda ng ministry niyo na dapat ginagawa to comfort those who are positive and suspect sa COVID-19. Dahil na-experience niyo yan. Naramdaman niyo yung takot, yung kaba. Naramdaman ng pamilya niyo yung hirap ng kalooban na nag-iisip ka na katapusan na ba ng asawa ko, katapusan na ba ng anak ko. Kaya huwag niyong sayangin yung gantong pagkakataon na nagbibigay tayo ng comfort. Diba? Doon sa mga nakaka-experience ng aloneness, ng kaba, ng anxiety, ng depression dahil sa panahong ito ng pandemya na nararanasan natin. Kaya tayo nagkakasakit kasi inire-ready tayo ng Diyos. Gusto niya gamitin niya tayo para maging sympathizer ng mga tao na makaka-experience din o na-experience natin. Dahil ulitin ko, walang higit na makakaunawa at makakapagbigay kalakasan doon sa mga nakakaranas ng mga sakit ngayon, kundi yung mga mismong naka-experience nito. God's people are the extension of God's love, especially to sick people. Nayayakap ng Diyos ang nahihirapan, nadadalaw niya ang may sakit, napapasaya niya yung mga nalulungkot, naaaliw niya yung mga may dinaramdam, na ko-comfort niya yung mga nade-depress, natatakot, may mga anxiety sa buhay through us. Kaya ugaliin ang pagdalaw, pagpapalakas, pagbibigay ng encouragement words through social media, through physical ministration, ano po, pagdalaw natin sa kanila, pwede natin gawin yon para matulungan natin ang ating pong mga kababayan, kapatid, at mga kamag-anakan na nakakaranas ng mga iba't ibang hirap sa buhay. To God, to God, to God be the glory, to God.